Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang tanghali. Welcome to Tambayan. Kasama sa impilan, JP Varela. Hello and good afternoon. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ahem. Sama pa yung ano ko. Yun. This time it's a cold. Last week it was a cough. Pero dalawa na yung RT-PCR ko. Okay pa rin ako. Pero negative. Nagmura na ba? Yung RT-PCR. Oo, kasi di ba kahapon nagkaroon ng price cap, price ceiling? Oo. Magkano binayad mo? Ako, for yung 12 hours. Kasi mas mahal pagkaano. Kasi speed, ano yon, kumbaga rush. Uh-oh. Oh, iba yon. It can range from 8,000 yung to, rush. To 5,000. 5 to 8? Oo. Tapos rush yung yan, hindi yung rush? Pag hindi rush, 4,000 to about 3,000. So nasusunod naman pala yung ano? Oo. Yung... It's still expensive though. Kasi lalo na if you have to go somewhere. Yes, diba? Yes. Dagdag siya sa travel cost, ano? Oo. And... So, dagdag talaga. Pero what can you do? It is, pandemic. Yeah. And pandemic situations call for yung magkaiba, ibang responses natin. Iba yung protocols, iba yung procedures, mm-hmm. iba yung ating mga susundan ng mga palatuntunan or alituntunin. No. So, bukod sa nagkaroon ng, Bayanihan Act, meron tayo sa mga batas natin na nagsasabi na pwede tayong we can adjust. Mm-hmm. So, ano yung mga batas dito sa pandemya? Of course, aside from the Bayanihan Act, meron tayong Republic Act 11332 or the Mandatory Reporting of Infectious Diseases na batas. At ito po ang naging basehan sa pag-create ng IATF, sa emergency powers, declaration of a state of calamity, and so on. Okay. So, mainit na talakayan sa ngayon ay yung talakayan sa Senado tungkol na dito sa allegedly overpriced na PPEs and so on. Diba? Oh. So, ang nakakalimutan na sobrang napansin nga ni Boss Conrad, nagiging witch hunt. Alam niyo yung witch hunt, di ba? Yung witch hunt is yung, guilty na hinahanap niyo na lang kung sino yung papalatangan niyo. In just, kumbaga, you're acting as though this person is already guilty. Okay? So, ito yung, nangyayari is nawawala sa konteksto lahat. Dun sa mga withering comments ng mga senador / bullying, ako, I call it bullying. Alam mo kung bakit? Although it's not in a school setting, ang bullying is an exercise of power over the powerless. Mm-hmm. Yan. So, in the playground, it's the big guy who picks on the little guy. Or yung mean girls, isang buong barkada sila, na cliquish, and then they'll pick on the new student, or in my case, the exchange student. It lasted all of 24 hours after that. Pag minumura ko sila in Tagalog, tapos hindi nila alam ko anong ginagawa ko, kala nila kinukulam sila. So, yeah. It may advantages yung when you speak more than one language, di ba? Anyway, so, namin nagagalaiti dun sa parang bullying na ginagawa, alleged bullying na ginagawa ng Senado. So just for context, i-explain natin dito kung ano yung procurements process. So dito, there are two agencies that can actually take on the procurement process. DBM through the PS, Procurement Service, or the agency itself. Mm. Now, how do you determine which is which? Well, it's the discretion of the agency. Pwede nilang ihagis yon dun sa DBM, particularly in the case of the DOH, overwhelmed del pandemia. Yes. Diba? In the early days, diba, December. At kukumahog ka sa response. Ito yung nakakatoke, Duke. Oh. October, yes, we heard about the coronavirus. December,
Oo nga, naririnig na yung coronavirus. January, we were dealing with a volcano, di ba? Batangas. Tapos nabanggit yung coronavirus. At sabi niya, yes, we heard about it and we're ready. Take note, okay. I actually said that. We're ready. Did he allocate PPEs? No. Did they shut the borders? No. Not yet. Because the WHO did not yet recommend it. Pero what did he do? Basically nothing. Nung pumasok na yung coronavirus, we declared a lockdown. The president declared a lockdown, hard lockdown in March. And they also declared the state of calamity. Mm. So, yes, yun yung mga nauna. In the first quarter, nagkakaubusan ng PPEs. Our frontliners were also getting sick. Kasi kulang na yung PPEs. Whatever it was they had in stock, ubus na yon within the first week. Because they were dealing with a disease that was highly infectious. Diba? You have PPEs that need to be discarded immediately. And, suddenly you're faced with rising cases. And it wasn't just an epidemic localized within the Philippines. It was a pandemic worldwide. At yung pagkawala ng PPEs ay hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, kahit na sa China, na manufacturing capital of the world. But remember, when we finally were able to procure PPEs from abroad, only China would sell to us because the US shut down. Ayaw na nila mag-export. Oh, kasi sila rin inaubusan eh. Kinulang din. Kasi meron yan silang stockpile na nakahanda for possible chemical warfare, sa possible nuclear warfare. Yan. May mga stockpile yan sila talaga na napakarami. Uh-oh. And even yun, kinulang. Yun. Uh-oh. So, and even in Europe, they stopped exporting. They were not going to share anymore kasi sila mismo nagkakaubusan na. Yes, it was a worldwide... The same happened here. Hindi siya glat yung kabaliktaran, yung scarcity. Yes. It's a worldwide scarcity of PPEs. So it wasn't, and then of course later on, it wasn't just PPEs. From PPEs, the scarcity became ventilators. Yes, yes. And then later on... Pati yung gamot. Remdesivir, and so on, and basically there were no medicines yet that could be recommended for use. Mm. Bago yung virus and it was spreading rapidly, people were dying. Okay. Yes. Later on, the scarcity now moves on to oxygen tanks and oxygen. Bago na yan. Pero what can be seen here is that sometimes the circumstance, it just happens. Mm. No, you cannot plan for it. Diba? Yung mga ganito, hindi na, well, to some extent, maybe, pero, like the president says, name any country that was able to plan for this. Wala. Correct. Right? Pero, malinaw din yan na may malaking pagbabago sa patakaran ng face mask, for example. No? Dahil yung original talaga, kapag nagbasa kayo ng mga preparatory policies, doon sa pamumuno ng WHO worldwide, ang original na pagtackle ng mga ganitong klaseng pandemya is yung mga hospitals lang ang i-allow na gumamit ng face masks. So, i-reserve for the medical practitioners at saka yung frontliners yung paggamit ng mga face mask. So, and very early on, siyempre, tao tayo na nag-iisip din naman, 'di ba? Kung if it's good for the doctors, why can't it protect me? Oops, nag-e-echo tayo, kuya. Okay. Ayan. If it can protect the health practitioners, why can't it protect me? So, pati yung private sector nagkumahog na magkaroon ng supply. Yes. So, dalawa. Diba, may scarcity, may increase in demand. Even face masks were not yet recommended by the WHO. Precisely, because they wanted to reserve them for the medical frontliners. Yes. Correct. Yan ay policy. Hindi yan specifically for this. Yun ay protocol. Now, once magkaroon ng pandemic, ang health workers ang bibigyan ng priority sa paggamit or sa pag-procure or sa pagkakaroon ng access to face masks. Okay. Kaya nawala yan sa market eh. Mm-hmm. So if you will look at it on the basics of economics,
meron kang scarcity, meron kang increase in demand, what happens? Automatic increase in price. Yun. Diba? Yun. So, the debate moves into overpricing. Mm. Kasi meron silang na-identify supposedly na isang company, supposedly with officials who met with the president and who were allowed na maging supplier nito. So ano yung mga issues dito? Overpricing, qualifications of the bidder, alleged bidder. There's no bid. Okay, this was a negotiated purchase. So let's deal with pricing. Ano ba yung pricing? When do you say an item is priced or overpriced? Yun na. Kasi we live in a in a primarily capitalistic and market driven economy. Correct. 'Di ba? And in a market driven economy, you use the supply and demand curves. Correct. And the demand curves will shift when there is an additional need for an item. Yun. And then the supply curve will also shift when there is a reduction in the production. Huwag natin kalimutan na at the start of the pandemic, even yung mga kumpanya na nagmamanufacture nito, they were experiencing problema sa supply ng kanilang raw materials. Pangalawa, pati yung manpower nila, natinamaan din ng mga lockdown at saka ayaw pumasok. And this was these are all kumbaga, these were all new, these were all available information at that time. Yeah. Na ito yung nangyayari. And it's only a matter of recalling. Correct. Diba? So, diba, because the, nagkaubusan, the PPEs were priced very high. Mm. So, that partly explains yung presyo na lumalabas. But if you will compare yung mga lumabas na presyo dito sa, sa Senado, ano ba yan? 1.5, 1.8, 1.9, ganyan. Mm. It's very low compared to the purchase of PPEs in 2016 in the a few months before the end of the Aquino administration. Okay. Na nagpresyo sila ng mga PPEs at 3,000 plus. There was no shortage. There was no pandemic. In fact, there's no epidemic. Pero bumili sila ng mga PPEs at twice the cost of what we bought for it at the height of the scarcity of PPEs in 2020. Which can also be explained. Which can also be explained because at that time, dahil wala rin naman siyang masyadong demand, konti lang din yung manufacturers. But that's not explain why you would have an item for that. Diba? You don't have a high demand. The kumbaga ordinary pricing, ordinary supply, walang spikes. What was the spike for? Also, what was the purchase for? Was this a standard purchase? Was this yung ordinary goods na binibili natin as a matter of course every so often by the agency? Maintindihan ko na bumibili ang DOH, diba? Ilan ang quantity? Kasi meron kasing preparatory policies na signatory ang Pilipinas dyan with the WHO. Okay, kasama talaga yon na kailangan mag-stockpile ang bawat country in preparation for these kinds of events. Oh, sige. And naghihintay na nga lang sila na kung ano yung lalabas, but prior to COVID-19, malinaw yan na yung mga eksperto ay nagsasabi na something is due to come. Diba? Kasi parang ang pattern is every so often, mga every 10 years or every merong malaking pandemic na lumalabas. And they were not just sure kung anong variant or anong klase. Will it be influenza? Will it be flu? Will it be coronavirus, basta it is respiratory related pandemic. And for that, meron tayong mga sinusundan na mga policy for Southeast Asia, policy for iba-ibang continents na may kasama yan na kailangan talaga may stockpile sila certain number. Mm-hmm. Of PPEs, face mask na nakahanda. So standard purchase na to. Is it standardly priced though? So kung ibabasin natin, nagiging issue yung 3,000 is kasi in 2020 hindi pa rin ganun yung
presyo niya. We were getting at pandemic, at the start of the pandemic, at the prices, well, it's still high, pero mga ano, 1.8, 1.9. Oh. As compared to the 3,000 that they were buying it. Di ba bumili din ng Office of the Vice President? And it was more expensive than the DOH purchase. Yeah, isa pa yan. Lumabas yan sa balita eh. Mm. Pero ang pinagkaiba nga dyan is yung ano, yung bulk pricing. Kasi kung kunwari kumuha ang DOH noon panahon ni Pinoy at 3,000, baka yun yung presyo dahil ang binili konti lang. Di ba? Correct. But dahil ang binili this time is bulto-bulto, bababa talaga yung presyo. So kailangan ano, i-examine natin yung mga presyo na ganito in light of surrounding circumstances. Yes. Therefore, you cannot make a conclusion of overpricing. Based on now. Based solely on the price and on now. Oo, on the now. Kasi ibang panahon yun eh. Iba ang circumstances noon. Iba ang law of supply and demand na gumagana at those particular times. And speaking of law, dun sa batas, sa procurements, hindi ka naman nagka-canvas kapag may mga ganyang bidin. There's no time, particularly emergency purchase yan eh. Also, you cannot create a base price so that you can determine what is overpricing. Kasi nga, kailangan mong mag-factor in. Ano sabi ni Richard VIII ba yun? O sino? Sa Macbeth? Sino? Richard III? A horse, Richard my kingdom, my for, kingdom a for a horse. Diba? Dito, PPEs. Depende sa need my kingdom for PPEs. Diba? Oo. Pag kailangan mo right then and there, you would be willing to exchange anything for that thing that you need right at the time. Diba? Ano, sino yan? Si Richard ba yan o si Macbeth? Wait, a horse, my kingdom out, for a out horse. Out damn spot. Ha? Sa Macbeth. Yung bandang dulo yan eh. Richard III, no? Richard III. Ginampanan ni Al Pacino sa isang napaka-weird na klaseng palabas. Pero, yun, no? Yung pag-analyze kasi ng economic events, hindi mo siya pwedeng i-compare apples to apples kung ang pinag-uusapan natin ay magkakaibang period. Kaya nga meron apples in the Great Depression, hindi mo as compared to apples in the during the bumper crop harvest in 1968. Diba? Lalo na kung it's like comparing apples to oranges, kahit na ang pinag-uusapan natin ay parehong produkto, dahil magkaiba yung kanilang circumstances at yung panahon, hindi mo talaga mako-compare yan objectively. You have to look at it. Hindi ko alam kung sarcastic yung viewer natin. Ano daw? Nagsabi daw si William Shakespeare. Shakespeare nga, but which character? Was which it Richard III or Macbeth? Parehong I'm siya yung ano sure yan. It was in Macbeth. Okay, parehong written by Shakespeare. Niloloko niyo naman Macbeth, kami, Ma'am Julia. What is done cannot be done. Diba? Diba? Anyway, isa pa yun, no? What is done cannot be undone. Ayan. And because of that, di ba, ang nangyari na, i-analyze mo siya based on the circumstances at the time. Now, so what is happening here? Sige, we're talking about may overpricing. Ano pa yung sinasabi nila? Bakit may transfer of 42 billion from the DOH to the DBM? Because they were buying. Diba? Anong gagamitin ng DBM? Okay, ganito yung masasabi ko dyan. Yung magkaroon ka ng budget na 42 billion for one specific program is not normal. Okay? It's never normal. Isipin mo nung panahon, isang buong budget na yun ng isang buong departamento na medyo malit-lit eh, baka DOST. Diba? You can even compare that for their entire yearly budget. Naka-divide into smaller expenses. So kung ang iyong back, yung bids and awards committee, walang capacity to handle that kind of amount. I was right, Richard III. Richard III, no? So yung battle yun, nawala yung sa dulo na yun, di ba? And nahanap yung kanyang yung kanyang katawan recently. So Richard III, nahukay in a parking lot na ginagawa. No? Anyway, that's a side story yun, ano? So next
sa next tambayan na we'll be talking about yan. Yan. But that is very applicable. In times of dire need, in times of crisis, wala kang presyong mailalagay sa isang produkto or sa isang bagay na kailangan mo. So yung 42 billion sa government expenditures, ang laki niyan. So kung walang technical capability yung iyong mga tao, sino ba mga tao dyan sa DOH? Right. Karamihan, mga doktor. That's it. That's exactly it. So sasabihin mo, the price was significant. Okay, binigyan mo ko ng 42 billion para mag-shopping. Hindi ko kaya maghanap ng tamang supplier for that. Eh kayo naman yung nagbigay sa akin ng pera. Kayo yung may capacity to spend this. Yan. So kayo mag-gumastos. Hindi kami. Exactly. So ang maganda niyan, because we have PhilJEPS and we have the procurement service of DBM. Ngayon, ang pinagtatalo sa Senado, bakit, considered common goods ba yung PPEs? Hindi. Qualify. Common goods in the sense that this is normally bought by government. Yeah, but... Yes, it is. Yes, common pero goods siya. Ang tanong yung quantity, was it common? Oh, well, the quantity was based on the calamity na. Yes. Ayun. Pero kasi, the classification ng common goods naging significant dun sa usapan sa Senado. Kasi yung procurement service, generally but not always, sila bumibili dun sa mga, sila mismo ang bibili, even without the agency, sila yung bibili ng commonly used goods. Sa gobyerno, bond paper, sign pens, printers, etc. Commonly used goods. Dahil gusto nilang ma-avail yung bulk pricing. Exactly. That's why. Kaya imbis na kanya-kanya kayo, bawat departamento, bibili kayo ng tatlong printer. Mahal yon kasi retail yung makikuha. Yeah. Eh kung 12 yun, o di 36 yun. For the DOH, PPEs, because sila yung in charge dun sa mga regional hospitals and other government-run hospitals, normal purchase yan. And for the DOH, it's commonly commonly used goods. Ang sinasabi ng ibang senador, but I contest this, yung sinasabi ng ibang senador, yung mga common goods lang ang pwedeng ipabili doon sa DBM. For everything else, kayo na yung gagawa. So, magkaka-extraordinary procurement ka na, magpapabid ka na. Ngayon, ito yung tanong. Was there time for bidding? 2, common goods ba ito? Para sa akin, common goods yan. Hindi nga DBM ang bumibili niyan, pero it was the DOH that commonly got these things. Hindi naman nakalagay sa batas na the common goods are the ones always purchased by DBM. They just classified it that the DBM buys commonly used goods for the government. And hindi siya naka-specify. So para sa akin, there's room to say na yung PPEs na yan, face masks, etc., are in fact commonly used goods. Ngayon, there's no question. Commonly used goods na siya kasi kahit ang ordinaryong mga government agencies, kadalasan bumibili na rin ng face masks para sa mga empleyado nila. The DOH just gave the specs and so on. Ngayon, ang isang naging issue was the MOA. Bakit daw, sabi ng COA, walang memorandum of agreement between the DOH and the DBM? Why would you need a memorandum of agreement if these are commonly used goods? Ang evidence ng agreement na yan, kasi simple lang ang agreement dyan. DOH says, DBM kayo na yung bumili para sa amin. DBM says, okay, just give us your specs. And that's it. There are no other obligations. Gumagawa ka ng memorandum of agreement kapag may extraordinary obligations na naka-attach dun sa kasunduan ninyo. Pero ito, nakisuyo ka lang. Parang yung anak mo, nak, punta ka sa tindahan, bumili ka ng ka ng cooking oil. Yes, ma. Meron bang ibang mga obligation dyan? Wala. You just go to the store, you come back. Dito, the proof of that agreement ay simple lang. Yung resibo. That is the proof of your memorandum of agreement. That is the proof of your contract. Magkakaroon ka lang ng MOA pagka may dagdag na obligasyon. So itong COA, hindi nila sinasabi na proof of corruption yung lack of the MOA, lack of documentation. So it's either sasabihin lang ng DOH,
ay, ano, COA, hindi kami nag-MOA kasi ito yung resibo. Kasi simple lang naman yung agreement natin, nagpabili lang kami. O ito, binigay na sa amin yung resibo, nabili naman. Or kung gusto ninyo, mag-create kami ng MOA to embody para i-document lang kung ano yung naging kasunduan. Pwede din yun. So the lack of the MOA in this case is not proof of any corruption. Diba? Ewan ko bakit nagwawala sila. Nasaan na ba daw yung MOA? Pero okay. Itong ano, itong government procurement service ng DBM. Okay? Tingnan lang natin yung kanyang vision. Procurement service is the trusted and preferred procurement partner of the public sector in the Philippines, providing smart procurement solutions. Number one mission. The procurement service. Number one mission. Procure quality government requirements efficiently and economically from reputable sources. Mm-hmm. Okay. Procure quality government requirements. The PPEs were government requirements at the time. Tama? And then, efficiently and economically from reputable sources. Yung sinasabi na kailangan yung kanilang bibilhin ay ordinary goods? Common goods. Common goods. Wala naman yan dito sa kanilang mission. Okay? Ang sinasabi nila dito, ensure stable, progressive, and sustainable operations, introduce sustained, smart, innovative products and procurement solutions. Solutions. So, una, sa mission pa lang eh. Procure quality government requirements efficiently and economically from reputable sources. Kung hindi nga kaya nung department as what the DOH declared at that time, na hindi namin kaya, bibinigyan nyo kami ng 40 billion para bumili niyan. Wala kaming technical capability to find the supplier who can supply that. Di, kung ganito yung mission ng isang government office, na ang kanyang mission is to procure for the government. Di, pasa mo sa kanya. What is so difficult about that? Bakit sasabihin nila na hindi dapat ang DOH yung gumawa? Really? DOH didn't want to handle 40 plus billion. And you're in the middle of a pandemic. Hindi pa nga na-establish yung mga testing centers. At the time, RITM lang ang may capability na mag-testing. Nagpa-pandemya na. So between that, no? Okay, nasa function ng lahat ng government office ang mamili, 'di ba? Pero ang primary function ng DOH, gumamot. At saka i-address yung pandemic. So ano ang bibigyan niya ng primary priority? Yung paggastos ng isang ano na hindi pa kayo nakagastos ever since ng 42 billion sa isang produkto or sa isang set of products na wala kayong technical capability for that. O pupunta ka sa isang government office na ang number one mission ay mamili. Ayun, 'di ba? 'Di ba? It makes doesn't that make sense? Primary mission ko. We're not saying that Duque is off the hook here, ha. But ang primary mission ko gumamot. Wala kaming technical capability. Ikaw primary mission mo mamili. 'Yon, 'di ba? Di imbis na mag-focus ako diyan sa pagbili dahil binigyan ako ni Kuya Winner ng 42 billion. Teka, Trixie, ikaw mas magaling mamili. Ikaw na nga bumili. Sure. Kasi ako gagamot. Shopping's my thing. Di ba? Ganun lang. Simpleng usapan. Di ba? Bakit ba kailangan na siya investigation? That is true. Kahit walang emergency. Kahit walang pandemya. May binigyan ako ng 10 billion ng Kongreso. Kailangan kong bilhin ng DBM, ikaw na lang. Di ba? Para I can continue doing my usual vaccination programs and so on. Addressing the problem at its root cause. Okay. Now, let's deal with formally. Pagbalik ng tambayan. Aras natin, 12:31 ng tanghali. Tambayan sa DWIZ. Gabalik ang tambayan, kasama pa rin si Intilan, JP Varela. Kalayaan. Ako po si Dixie Cruz Angeles. Kalayaan. Avenue, ang sinasabi ko. Kalayaan Avenue. Yep. Yun. So, ito yung formally. Let's talk about formally. Dalawang issues na lumalabas tungkol dito sa formally. Number one is, bakit ang baba ng capitalization niya? And number two, bakit nakipag-meeting ang presidente sa mga opisyalis na ito samantalang yung mga opisyalis ay either under investigation o may warrant dun sa kanilang
ano ba yan? Sa ibang bansa. Hindi naman sa ibang bansa yun eh. Sa ibang bansa. So let's deal with ano, with its capitalization requirement. Ano yung purpose kung bakit ano, ano yung kinikilatis natin dito sa mga mga providers, sa mga suppliers natin? Ang primary reason kung bakit may mga requirements na ito is to determine if they are capable of delivering the goods. Okay, ngayon, we're also talking about a trading company. Trading company to, di ba? Trading o sila mismo yung supply? Hmm? Yung family? I do not know if they're the manufacturer or malamang ang trading lang to. Tingin ko trading. So, with the trading company, minimal yung capital requirement niya. Although, in theory, dapat yung capitalization should be able to answer for any damage that is caused by the failure or failure to comply with any of its obligations. Ulitin ko yan. Yung requirement na may capital o may mga asset ang isang kumpanya ay para mapanagutan kung sakasakaling may danyos na maihahabla sa kanila, may determine ng isang hukuman na meron silang danyos na kailangan bayaran dun sa gobyerno na maaantala sa, dahil hindi nila kayang gampanan yung obligasyon doon sa supply agreement nila. Okay. Magkano daw sinasabing paid in capital? 500 million? 500, something like that. 500 million or 500,000? 500 million? 500,000? So, ilan daw ba? Magkano? 500,000 yung basa ko eh. 500,000? Yeah, yung naging paid in capital? Okay, so 500,000 is 25% of 2 million, which is 25% of 8 million. So, kung 8 million yung iyong subscribed capital, ay maaaring mababa ba yun kung ikaw ay isang trading company? Hindi eh. Ha? Hindi eh. Oh. Danyos lang yung inaano eh. But it'll depend rin sa ano. Kasi ang manufacturer, yung malakas, ng, mataas. Pwede kang kumuha ng bond. O, 625,000 paid at capital. 625 paid up. 8 billion yung kanyang ano, contract. Ang tanong ko, it becomes significant kapag may fail in their contracts. Kailan daw siya in-incorporate? Dito sa Pilipinas. Kasi yun yung mahalaga dyan. In-incorporate lang ba ito para September sa pandemic? September 2019. So, nung September 2019, hindi pa nga natin alam na magkakaroon ng COVID. Pandemia, Hindi pa napapangalanan, hindi pa nangyari yung patient zero, hindi pa siya na-infect ng COVID. So, kung ito ay premeditated at ito ay planado, napakagaling naman nung nagplano to foresee na in a matter of 3 months ay magkakaroon ng pandemic na kailangan natin mag-supply ng PPE. Correct. Di ba? Oo. Plus, sinusertify sila before that eh. So, ito yung ano, supposedly, Pharmaly edged out other suppliers. So, may other suppliers. At yung other suppliers na yun, may proven track record of dealing with the government. Mm-hmm. Bakit daw Pharmaly yung nakatanggap ng kontrata? Kasama ba ito sa DO, sa COA findings? Ano? Kasama ito sa COA findings? Hindi, sa Senate hearing na ito. Oo nga, pero anong sinabi ng COA tungkol dito? Wala. Tingnan ko. Sige, habang nagsasalita check mo. Wala akong nakikita kasi merong ano yan sa COA. Spirit ng COA. Kasi 2020, dapat lumabas ito sa findings ng COA. Ng COA, yes, agree. Tingnan natin kung meron. So, bakit daw nakabag ng 8.7 billion samantalang ang paid up capital niya ay 600 plus thousand? Again, sinasabi ko, hindi to manufacturer. Kung manufacturer, mas mataas ang magiging requirement ng capitalization kasi kailangan mong maisagot. Pero dito, kailangan mong trading company. Ang trading company, kailangan gumastos. No, ang manufacturer. Kasi ang bayad mo sa dulo, gagawin mo muna. So, kunwari, magtatayo ka ng building. Kailangan, may sapat ka na pondo. Hindi ba ang trading ganun din, bibilin mo muna? Hindi, bago ka mabayaran ka ng gobyerno. Pwede ka may terms dun sa supplier mo eh. Pwede rin. May warehousing ka. Kung masasagot nila yon, walang problema. Yeah, per se, the capitalization is also not proof of corruption.
At least not without an, ano, on its face, may proof of, with a trading company. Bakit may re-require mo yung trading company to have 8 billion in assets also? Walang makakaano, walang magka-qualify. Kaya nga, kasi una, ang usual na mahahanap mo sa isang bidding, i-re-require ng gobyerno na ikaw ay nakapag-supply ng at least 50% of the amount you are bidding for. Okay. In a previous transaction. Unang-una, never bumili ang Pilipinas ng kalahati ng 42 billion na worth of PPEs. Di ba? So walang ganon. So wala rin namang sinusuplayan ng ganong karaming PPE. Kasama na yung mask doon, kasama na yung iba pang mga gamit, no? Sabihin na natin isang buong transaction 'yan. There is no basis for them to come up with a track record. Mm-hmm. For anyone, kahit na siguro si Metro Drug, kahit na si Zwilig, kahit na si sino pa dyan na ano, si Inobita, kahit dyan si ano, lahat sila walang nakapag-supply ng ganyang kalaki sa gobyerno. The other thing I noticed also is walang nagdemanda sa Farmally. Ha? Usually yan, kapag yung losing bidder, tingin niya, siya talaga yung entitled, better, ano, better equipped siya, siya na lang dapat. Magkakaso yan eh. So, again, para sa akin, yung, as compared to other companies with better track records and with track records of dealing with the government, not necessarily so in this case. Kasi nga, this was an extraordinary purchase no, of common use goods. 8 billion ang binibili dito. Kahit na normally nagtatransact sa DOH ang mga ito, ngayon lang sila marirequire na ganito kalaki yung kanilang ipoprovide. Ito lang formally, ang tingin ko, was the one who was capable of providing for this much. Yun lang yung nag-qualify and yun lang yung pinakamura daw. Di ba? In terms of prices. O, tsaka yung pwede mong apurahin. Madalian to eh. Mm-hmm. Diba? So now, again, another issue, yung pag-meet ng presidente dun sa mga opisyalis, now it turns out wanted sila. Turns out, ha? Ako, I have two objections to that, ano, yung statement, yung sinasabi ni Risa Hontiveros tungkol dito. Number one, did the president actually know of this problem? And did anybody know dito sa Pilipinas? Was it published? Was it something? How did you get to this kind of knowledge? Number two, this was a meet and greet. Diba? Pagka nag-meet and greet ka ba dun sa, ano, itong si presidente, oh, may investors, pasok kayo. Meet and greet. Hi, I'm the president. Choo-choo, thank you for providing so-and-so. Picture-taking, and it's over. Diba? Tapos na yan. Did the president deal with it? Hindi. Was he related to these people? Hindi rin. Did the president get anything from these people? There's no evidence of that. So most likely, hindi rin. So ano ngayon yung issue? Diba? Third, assuming that these people committed crimes in their country, did they commit crimes in this country? If they committed crimes in this country, that would be a major issue. Committing crimes in another country, we're not sure because the deal was only to provide. Yeah, pero isa pa dyan, meron ba tayong treaties with Taiwan on those things? Diba technically Taiwan doesn't exist? It's only China. So do we recognize all of these problems between thing, diba? Taiwan and these people? Oo. Dahil hindi naman to bansa. I don't know. Diba? Legally, I don't know. You tell me. Diba? Ano standing ng isang taong merong criminal record sa Taiwan dito sa Pilipinas? There's a difference for me, ha? Criminal record, warrant of arrest, conviction. Hindi pa yung conviction, eh. Conviction. Wala nga, eh. May warrant of arrest. So, technically, hindi pa yung guilty. Anong gagawin natin about this one? Like I said, a lot of these things are overblown. So clearly there was an intention to do something else. They're not here looking for they're looking for corruption, but not for the purpose of making better laws. It's not for the purpose of recommending to the ombudsman to prosecute these people. Hindi. It's in aid of elections. Yun lang. All that sound and fury signifying very, very little. Yun lang, magpa-improve lang ng standing. Ngayon, umaangal na si Senator Bongo. Kasi nung kinakausap siya, nung kine-question siya during the Senate, aba parang siya din guilty. Parang tapos later on, sabi niya, according to Senator Bongo, nagre-reklamo siya about Senator Gordon,
Oo, salamat dun sa pagkakataon na binigay mo sa akin para magpagsalita. Pero nung lumabas naman kayo at nagsalita kayo dun sa media, parang utang na loob ko, nayagan niyo akong sumagot. Sabi niya, sinudor naman ako, pwede naman siguro akong makapagsalita rin on my own. So gano'n na yung girian sa ano, sa Senado. In other words, it was a circus. And let's not forget, since it's a circus, huwag natin bigyan siya ng importansya other than for its entertainment value. Pero kung legal value, kung the value of whatever policies are going to be created after this, ay nako, ang dami kong reklamo sa Senado. Oh. Una-una, look at those half-baked bayanihan laws. Hindi, kasi, bago lang doon, no? Kasi, kung in aid of legislation nga itong mga revelasyon na itong mga tao ay may criminal record sa ibang bansa. So, ang punteriya ba ng legislation kung sakasakali na mapatunayan at saka mapatunayang mali ay sa pakikipag-transact with the government, kailangan mong i-prove na wala kang kaso sa ibang bansa? Di ba? Wala yan sa bid documents. Yun ba yung punterya sa diba? Sa legislation na ang mga government contractors ay kailangan magpatunay na wala silang kaso sa ibang bansa. And okay, tama 'yon, yung punterya. Bayanihan law. Di ba? Kumusta si Bayanihan law ba? Kasi ano bang sinabi doon? Diba? Ako, isa lang yung reklamo ko. Well, of course, pinasok naman doon yung ano, it's possible to make emergency purchases, to dispense with biddings and all of that. So that's that, nakita kaagad ng presidente yon. And that was one of the things that they wanted to put dito sa bayanihan law. But one thing that they failed and still continue to fail to do is what to do with people who violate protocol. So you have Senator Coco Pimentel violating protocol in a frigging hospital where he could have infected so many people who were already sick and possibly infants who were, you know, newborns and all that. What happened? Na-dismiss yung kaso niya. Kasi under Republic Act 11332, yung disobedience doon sa mga protocols is actually punishable. Pero medyo vague yung batas. Kaya lahat ng napoprosecute under that provision, naaabsuelto. Okay. Siguro, ang sinasabi ng pulis, sige, charge na lang natin ng i-charge para at least maperwisyo man lang sila at magtanda. But nobody ever gets punished. There's no fine, there's no kulong, there's no nothing. So you have people, you're trying to discipline a people that rely heavily on criminal penalties na hindi ninyo nilagyan ng criminal penalties yung batas o hindi ninyo clarify. Diba? Mm-hmm. Simple things like ano, like yung mga local, ang ginawa ng IATF is hinagis nila so that it's an ordinance doon sa iba't ibang LGUs. Eh kapag iba't ibang LGU, syempre iba-iba yung batas nila, iba-iba yung ordinansa nila, iba-iba yung penalty, iba-iba yung acts. But if you had a national law, o kunwari, doon sa national law nakalagay observance of so-and-so, whatever. Activities of no more than 10 people can be, ano, can be broken up and so on. Is that in the bayanihan law? Not necessarily. Is there a penalty? None. Zero. They did not address the idea or the issue of discipline. Kaya nga minsan, di ba, yung pagka nagpapa-evacuate tayo sa mga disaster centers, may mga tao who refuse to leave. So, there's nothing kasi sa batas na we can bodily remove them from that area. Antayin nyo na lang mamatay, caught up in the volcanic eruption or whatever. Kasi hindi rin nila nobody has the wherewithal to bodily carry people out of their homes if they don't want to leave. So, kung ganon, kung sasabihin nila na yun na nga, may mga problema with regard to the rules and policies, this falls squarely into the Senate. So, they keep making noise about baka nag-violate si ganito, baka ano, ang executive, they didn't do this, they didn't do that. But what about the legislators? What did they do? They held a hearing. Imbis na gumawa sila ng batas, nagpa-hearing sila, which clearly doesn't show that it's going to go anywhere. And it finally comes to my pet peeve. Na pet peeve din ng presidente. Na
Naalala, no? Ano? Ano? No, may ano ma. Ito, sabi ng isa, ang galing mong humanap ng butas sa batas, pero kahit anong hanap mo sa ng butas at balubaloktutin mo man ang batas, hindi maitatago na may anomalya. I hate to say this, pero paano masasabi mong may anomalya kung walang violation ng batas? Diba, anomalya lang eh. O sige, pag sinabi natin anomalya, may suspicion ka lang. Pero pag may violation ng batas, may krimen. So, kung hindi mo alam kung ano yung sa batas na na-violate, eh di bakit mo nasasabi na may anomalya? Back to you. Back to that anomalya, no? I am looking at the COA findings on the DBM procurement service. It is quite long. Maraming pages to. Mm. And I'm skimming through it. Ano sabi? Merong issue nga dito tungkol sa inter-agency transfers. Pero hindi inter-agency transfer between the DOH to the DBM. Ang sinasabi dito, ang issue with the inter-agency transfers is may mga transfers na nangyari na 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago na hindi pa rin nali-liquidate. Yun yung findings about the inter-agency transfer. Nothing about the 42 billion. Yep. And the second, sinerge natin dito is about the PPEs and the, and the DOH. Ang lumalabas dito na findings is non-adherence to the proper procedures in the conduct of physical count of PPEs resulted in the unreliable information on its assets. Non-establishment of proper accountability in the PPE, incomplete submission of required reports, and discrepancies in the property and accounting or records or reports. Pero hindi ito, sa accounting ito, sa inventaryo, sa pag... inventory, sa documentation, and all that. Yun. Kasi ang hirap naman na talagang bilangin yan. Kasi yung PPE, pagkatapos mong isuot, hindi mo pwedeng tago-tago yan. Kailangan mo sunugin yan, di ba? I-dispose mo yan properly. Ano bang ginagawa nila dito? Incineration? Ano bang protocol sa hospital? I do not know, no? Pero it has to be properly disposed of after one use. Yeah. And then kunwari, nagamit niya ngayon, tapos may suspicion siya na bahingan siya ng isang kailangan niya yung tanggalin before he goes to another patient kung ikaw ay health worker. Yun yung protocol, ha? Hindi pwede na palipat-lipat ka using the same PPE. Alam mo na talagang nabahingan ka or naduraan ka. With every patient, papalit ka. So, ganun. So, yun yung mga findings dito about the recording, about the And yung amounts, hindi wala-wala ako nakikita ng 42 billion dito sa I'm just skimming through it, hindi ko siya binabasa ng masinsinan. Kasi mahaba-haba eh. And so, kung ang DBM walang nakitang anomalya sa kanilang audit, magaling masyado itong mga senador at saka boksingero. Kasi hindi nga nakikita ng accountant eh. Pero nakikita ng senador. Which brings me back to the conduct of hearings. The last time. Di ba? Kasi yun yung pinupunteriya mo yun. Imbis na pupunta sa eksperto, hearing. Di ba? This is how they conduct investigations. They don't. They're not here to get information. They're here to beat you over the head with whatever little or lack of information they have. Yun. Ang para sa akin, flashback na lang ito dun kay Jason Aquino sa NFA, yung kay Nick File dun, na no matter what he answered, lalo-lalo na dun sa Bucor, if kahit balik-balik ta rin at in-uphold ito ni DOJ Secretary Maynard Guevara, is that no matter how you read the law, the Bucor correctly applied and executed it. In accordance with both its IRR, which was written by Laila De Lima, by the way, and the law. A strict adherence to the law meant, this much time off for good behavior, this much time off for good behavior, and so umiikli ng umiikli yung sentence that needed to be served. But in spite of the fact that they executed the law to the letter, and that they did not change anything, even in the IRR, they just adhered to the same adherence that the previous administration had done. No matter what they answered, mali sila.
to the point na, sige na nga, kulong mo na lang ako, sabi ni Nick. And for me, this defeats the entire purpose. We're not, the investigation isn't intended to penalize anybody. The people who are there are resource persons. Diba? They're there to shed light, to give you information. They're not there for you to beat them over the head. That isn't the point. And the point of the entire hearing was supposed to be whether or not, so you could decide if you're going to make a new law, repeal the old law, modify the old law, or just move on and say, okay, the law is working. This is as it should be. But there's no discussion of that. Instead, you're talking about, oh, this might reach the president. Oh, Senator Bongo is involved. Oh, etc., etc. This is ridiculous. Mm. Mga, bistadong-bistado na yung Senado sa mga ganitong style. Pero, tuloy-tuloy pa rin. In kaso, how often are you going to do the same thing before you realize that people think you're insane? Or, lacking in the brains to understand that it's not working. Diba? It's not. You're just obfuscating. Yeah. Mm. So, malinaw, okay. Mm. Nabanggit ba ang formally sa DBM findings ng COA? Meron. Sinasabi na noong binili itong mga face mask and face shields, yung SRP na alam nila sa face mask was 28 pesos. Uh-oh. Yun yung highest. At the 10. And then yung face shield ay 120 per piece. Mm-hmm. Pero dito tungkol sa face mask, okay, yung Pharmaly ay nakapag-supply at the price of 27.72, which is slightly lower than the SRP. Uh-huh. And then yung iba naman na sinupply nila ay worth 22 pesos. Uh-huh. Tapos meron ding nag-supply na mas malalaki sa kanya yung kontrata, tulad itong pero mas mura yung presyo, no? Uh-huh. So kumbaga maraming suppliers ng face mask, hindi lang Pharmaly. Uh-huh. In fact, maliliit nga lang yung nakita nila dito. Si Pharmaly, 10 million lang yung sinupply. Merong isa dito, yung EMS components na ang kontrata niya 100 million. There were other million. Suppliers. Yeah, there were other suppliers. So, ang findings nila about Pharmaly is about inventory pa rin, control. Uh-huh. Absence of clear policy on handling inventories manifested by poor coordination among the operating offices of the agency resulted in slow-moving COVID-19 items. Uh-huh. Totaling 95 million. Uh-huh. So yun, kung hindi nga nakita to ng DBM, anong nakikita ng mga senador? Hindi ng DBM, ha, ng COA. Uh-huh. Oh, kung ang COA yung gold standard. Correct. Ha, gold standard ng investigating on these government procurement and other bantay transactions. Bantay ng kaban ng bayan. Uh-huh. Wala naman sila nahanap pa. Sa kanilang 2020 audit report sa DBM Procurement Service. Oo. So, which actually brings echoes Marlojas, ha? Oo. Diba? Clear ako ng COA. O ito, cleared din ng COA. Why are you treating one as though it was the, wow, okay, wala siyang ginawa. And in this one, cleared more or less, diba? Kasi walang sinasabi ang COA na may charges. Oo, na merong there's no anomalia. Recommendation for prosecution. There's nothing suspicious. Kulang wala lang. Wala silang findings, na kahit anong problema ang anomalya. Kasi kung meron silang findings, lalabas dyan. Eh nababanggit lang yung Pharmaly dito dahil dun sa hindi na inventaryo ng maayos. Kasi nga, ang hirap inventaryo, nasa kalagit na, parang gera, inventaryohin mo nga yung bala na pinoproduce at saka, alam mo yun, binabaril na kaagad. Ang kagaling sa factory, diretso yun dun sa battlefield, tapos inventaryohin mo pa ng maayos. Normally, yung pinaka-inventaryo dyan, we're down to our last two boxes, sir! Yeah. Oo, so, ang parang ganun. Si Gino nun sa Lamitan, pito sa'yo yung bala. O yan, ganyan. Pero, DBM ko, ah. What tama ka eh. What is the Senate seeing that COA did not see? Oo. And why aren't they calling COA? Di ba? Maraming salamat sa pagsubaybay sa tambayan itong araw na ito. Ang tambayanan, susunod na programa. Anong programa ang susunod?
In the Heart? In the Heart of Business. Oh, kasama si Mama Rupa, Hati Sarne at Sir Dito Gagni. It's 114 days before Christmas. Hala, malapit na ulit. Diba? 114 days na maririnig pa rin natin si Jose Marichal. Bye! Magandang tanghali. We'll see you tomorrow on Karambola. Ako po si Trixie Cruz Angel. Tambayan sa DWIZ.